Favorite ni Jules yung taste. Oh. So in short, eh, iba ng mga hero ni Jules. Pwede naman. Ilan ba yung, ilang weeks na ba yung nabuo yung detonator? Mga, siguro mga isang... One month, two months. Bago kasi, lang yan eh, bago lang yan eh. Binabasa ko sa yung article mula sa official media partner natin na Minesi.net. Nasabi daw ni Parang Abing, eh, fighting shape na daw sila in 2 months daw, sabi nila. Detonator. Nakikita naman natin yung detonator. Mukha namang fighting shape. Ang isang team naman kasi kapag nagbuo ng bago, tapos mukha mga magtotropa, tapos itara, parang tayo, di ba? Kulang na lang tayo. Dalawa, kompleto na tayo. Tama. Diba? Parang pwede parang, na, ang natin. Team natin pwede ng Baconator. Oo, oh, Baconator. Ay, pwede. Gusto ko yan. Pwede, oh. Gusto ko yan. Galing, galing. Witty. Kanina pa niya binibili. Uy! So, pero witty. Easy. Ayun ang abin na nga nila isa sa mga good heroes ni Uncle Sludge, ang Doombringer. Yeah. Gusto ko yung band dito ng Bounty Hunter coming out from Detonator knowing na gusto lang NCGC ng early game pick-ups. The Bounty Radiant Hunter. Nagba-Bounty Hunter din naman kasi to. Ang NCGC. Oh, so tatanggalan nila ng early power spike ang NCGC dito if ever man lumalamang ang NCGC sa early game natin. Exactly. So, at first pick pa rin nila ang Sad King. At yan na, ako po. Hindi na binan, parang Majin, hindi nakinig sa'yo. Oh, so, nakinig sa akin. Kukunin na agad to ni parang Jules Silicious. Oo, oh, ating nice loot dyan. And the Razor and the Tusk, sobrang gandang combo nito. You have the Snowball, the Static Link. You can easily connect that Static Link and makakuha ka ng damage dito dahil sa holds remaining ng isang Tusk. Tapos sobrang ramdam to sa mid lane, yung Tusk, especially na mas mala, yung ano tawag doon? Ice shards in your area. Aanuhan niya lang, harangan niya lang ng ice shards, makukulong na. Goods na. So let's see naman dito, second pick ng NCGC. So, actually, binan nila yung Night Stalker. Meron din kasing safe mechanic yung Tusker sa Snowball. So, yung Epicenter, pwede mo sabihin na kahit pa makapag-Epicenter, pwede nilang iligtas yung sarili nila sa Snowball. The... Okay. So, best pick dito? Yeah. Pack versus Tusk. Pack ni ano? Ni Japoy. Yeah. This will be the third game ata siya na nag-pack na. Nung nag-QOP siya, natalo sila. So, interesting. Sand King pack. May utility heroes nila dito. Hindi nila rin kagad mahuhuli. Even though meron silang task dito, tanda natin ang task single target hero. Yan, so saan siya mag-focus din dito? Like and ban, gusto ko to, man. Yeah, isa sa mga comfort picks din ng NCGC. Ni pa rin Jowa. DK naman ang sagot for NCGC. Next ban for Detonator. Maybe another setup for a team fight. Para sa, I mean, like for Tidehunter, Naga's ready pa na pala. So maybe, 5 seconds Tidehunter. Nag-invoker ba ang Detonator? Si James ang mid laner nila. I QOP don't din think. Yun eh. Yeah, I think QOP Lord si James. Alam ko rin eh, Co-op, Death Prophet, Pop, ang hero. Tingnan natin dito kung ibibigay ba nila ang Radiant Queen of Pain, pero ayan na nga, ibaban na nila. There okay. Will be the Lion pick for Lion. Detonator. Lion Owa. Tatapat ang Detonator dito sa early game aggression ng NCGC. First. Kasi yung Detonator, ano din sila eh, mahilig din sila sa early game. Lalo na si Jules at si Owa, yun nga, old school happy feet. Yung mga heroes niyan, dating Dota 1 pa lang, kapag may lockdown, bubugbugin ka nila agad. So, knowing na meron silang Lion dito, magmaburst sila agad. Sadyang, sabihin na natin, matatanda na sila. Na outpindot sila ng NCGC talaga minsan sa early game. Minsan. So, ano ba yung mga, there's the co-op band to answer. Okay, yung nga sinabi natin kanina kay James na comfort pick niya. Ancient Apparition, this is looking to be a really standard number sa NCGC. Hindi ako magulat kung biglang may gyrocopter na lalabas dito from both teams. But I think NCGC would gladly pick that gyrocopter up. Maganda na combination nila dito. And then close it up with something like a Tidehunter or an Underlord. Nature's Prophet ulit. Pwede sila mag-Nature's Prophet actually, ulit. Yes. Ang ganda ng performance remaining. Nature's Prophet nila nung last game natin. Oh. Yung mga early ganks na ginagawa niya. Tama ka dyan. Open din ang OD dito. Para sa Faceless Void. Faceless Void. So team fight. Ay, ang init ng laban. Pero medyo delikado din yung Faceless Void dito. There's always the threat of Ancient Apparition ulti. Kahit sabihin mong nasa inyo yung Chronosphere. Oof. And also the Sun King Epicenter. 10 seconds remaining.
I really like the Faces for this. It's also deny pick para sa NCGC kasi pwede nilang kunin yun. They might be even planning to get the Faces Void themselves. Oh, because of AA. Ancient Operation combination ng pwede maganda mo ako dito ng NCGC. Hero na lang ni James ang iniintay natin for detonator. OD? OD ka, Rob. For detonator, I think OD is great. OD yeah. DP. Radiant okay. Lalo na kaya tayo na pa yung tinili ng NCGC. Oh, surprised to see na late pa na-pick dito ang Tide. Ang Tiny, I mean. But that begs the OD talaga. So I think NCGC will really ban out the OD this time. Let's see. Medyo nakukulangan pa ako sa damage ng NCGC dito. Fuck, and Tiny. 5 seconds remaining. They have the burst, pero yung instant blagag mas ramdam ko instant ano? blagag yung burst ito agad yung burst, burst. Oh, yung instant burst mas yung collect mas mamipil ko ata sa detonator dito eh oh. So sa CK abangan ko yung tas tsaka lion dito oh CK ban ah, sa detonator oh Tinker ban okay I don't like the Tinker ban for NCGC dito baka kaya rin nila binan yung Tinker they're setting up sa isang hero na pwedeng tsaka maybe PL kung magpo-push sila agad no yeah another push under like the underlord para sa SGC promise the tank is but kung mag-underlord sila I think sila, the Tide is the best option for SGC or maybe the Brew feeling ko ano to PL Jug or Nature's Prophet hindi na sila kuha ng pang set okay I agree feeling ko pwede naman kasi pag nag ano pa sila kapag nagkuha pa sila ng isang strength type yun nga underlord OD instant OD instant na to eh pwede ba mag medusa ata ang detonator or may feeling ko pangit yung medusa faces void mag-aagawan sila sa farm katulad nung nangyari dun sa unlast game medusa faces void Krob Gyro ang detonator yeah I think Krobelus. Although, may rapa siya against Ancient Operation siguro. So, kasabi na nila din yung CK. So, ang taas ng likelihood na kung nila yung Krobelus nga sa Detonator. Fear yun para sa CC. Gyro. Oh, okay. So, standard. Standard. Offlane, Tiny. At meron silang Gyrocopter para sa mga dito. Maganda din yung lineup ng NCGC. So, yeah, super standard. Pang early game na din ang lineup nila dito. Early game, tapos maganda ang team fight nila. Kailan sila magro-rotate dito? Remaining. Pag na wala pa level 6, pwede na sila magro-rotate lahat eh. 5 seconds remaining. Which actually allows us to get the Dragonite or I think Juggernaut sa side ng detonator. Naban yung Dragonite pare. Dragonite. Juggernaut or Life Stealer maybe? Kaso pangit yung combination ng Life Stealer with the Faces Void. Death Prophet Vengeful Spirit. Death yeah, Prophet Death. Talaga. I think Death Prophet is the best. One of the Death best. Death Prophet OD. But the Vengeful Spirit, I'm not gonna be surprised kung may Vengeful Spirit bigla dito sa Detonator. Pwede. Masakit yung Firepower pero lambot nila lahat. And mas maganda yung setup na dito ng NCGC kung mag-Vengeful pa sila. They need a Rage Core para mag-pair up dito sa... Yeah. And it's going to be the hero of James. SF. Why pwede, not? Pwede, why pwede. Oo, oh, maganda yung SF. Pero there's always the danger of the Tiny, tas Sun King, ha? Tas may pack. SF. Yeah, that's why I'm looking for Juggernaut o kaya Lifestealer para at least merong immediate na spell immunity on their side. Pero no, sa ako, Death Prophet talaga. Death Prophet may struggle kasi dun tas, sa... Tas Invoker pala, eh. Feeling po kasi hindi masyado nag-invoker yung mid laner ng si Detonator. Oh. Parang James. Parang hindi na yun. Parang nung nasa... Oh, yun! Okay. Lina, okay. Fight hero. Fire with fire. Mababurst sila dito. At sobrang taas ng burst damage ng Detonator. Nila. I like the Lina. Laguna, against against Puck. Kasi pwede mo siya ma-stun for LSA if you're good in terms of timing. Tapos yung Gyro dito, kahit pa mag-BKB siya, you can go for the Aghanim Scepter build to sa Lina at wala na siyang pakialam doon. And easily bursted down yung mga heroes ito under the Faces Void ultimate. So, I'm gonna go Detonator. And also, the pushing capability ng Detonator. Kapag may Lina ka, mabilis. Tsaka, ako din, Detonator na din ako. Kasi,
You have Finger fresh from Laguna eh. Dalawang verse. Dalawang verse. So, ang NCGC, knowing na ganun yung lineup nila, gusto kagad nila na maagang laban. So, sabi ng detonator, i-detonate natin detonator. Yung pagsabog ninyo sa early game. So, tingnan nga natin kung ma-detonate nilang bomba. Dito sa game number 1 of this best of 5 series, Detonator has 1 point advantage para sa ating finals ng Group C. Bracket natin, ipasa natin sa ating poging mga casters, Shinbu and Butters. Take it away. Maraming salamat. Of course, sa Eatnap crew, ladies and gentlemen, syempre ang inyong panel. And this time, kami makakasama nyo bilang shoutcaster for this game. No, nilalamon kaya tara ng ating screen. Oo nga, basta okay na yan. Tagalin mo, dadrapian. Napalo ka. Kami yung shoutcaster for this game. Ayon, Shibu with 149. Kasama syempre si paring Butters here para sa game 2. Kasi nag 1-0 by default, winner's bracket. Yep. Para sa laban ng finals ng Group C, NCGC versus Detonator. Let's get into the game. So ngayon nga ma, pero nagulat ako ah. Tinawag tayong gwapo ni Aki. Ni Aki? Kasi alam mo yung sinasabi niya madalas. Matipid ba sa gwapo yon? Hindi, alam mo yung sinasabi niya. Ano ba? Hindi gwapo pero okay na. Hindi gwapo pero okay na. Ano ba definition niya ng okay na? Ewan ko. Ewan ko sa kanya. So hindi tayo okay? Oo, hindi tayo. Gwapo. Okay na rin sa amin. Okay na rin yun. Mga kaibigan, play for the region side would be the team Detonator. Lion ay hawak dito ni sila ni Owa, mga kaibigan. Razor naman para kay Abing, Faceless Boy ng Bokrino, Dina on James E. And Jules on the toss. And for the side naman ng NCGC, it's CL on Sand King, Nico as the Tiny, Joa on the Gyrocopter, Japoy as the Puck, and Anna Rose on the Ancient Apparition. Of course, ladies and gentlemen, what you are watching is the finals ng ating Group C here in the Globe PPGL 2018 Season 8, organized by Mineski Events Team. By Twitch, and of course, sponsored natin yan ang Globe and ang Twitch. Mineski Infinity. Okay. So, ano ako po, medyo salisin na. Salisihan talaga. Marayong salisihan actually ito. Walang kapag-asa, mag-asa, magkakitaan. Paramdam ko, Shin, hindi magkakasundo sa totoong buhay ng mga ito. Mga to, iba yung nasa isip nila. May marka pa nga, may marka pa ng strategy dyan. Dito sila, basta nandito sila. Naghahanap sila dyan. Ni Abing, no? Tapos sabi ni Apparition, andun din sila. Nag-aabang sila dun. Parang PUBG lang. Dun sa puno! Sa grass! Mas malapit yung isa na kalaro ko. Ano? Pre, binabaril ako. Asa ko pre, andito sa monitor ko. Sa monitor! Mga kaibigan, we'll see. I think very unlikely there would be the first, second engage dito sa ating laro, even for the bounty contestants. Actually, iniwan nga nila yung ano eh. Ay, then nagkakuha na pala ng mga bounties natin. Mm-hmm. Let's wait for the creeps to touch into the lane. Pero saan punta ang mga lane natin ngayon? Saan napunta? Itatry lane nga ba? Yung pinag-uusapan natin, yung Razor dito? I think hindi. Hindi, no? Oo, oh, yan o. So, Lion. Ito ah, ang ganda nung pagkakapull ni James dito eh. Kung iisipin mo, Shin. Hindi niya man nadala dito sa side ng map niya, sa side ng tower niya. But still, unang tumumba yung range creep. And usually, kapag unang tumumba yung range creep, yari na. Yarian nga, at natin dito, napakabilis. Sinagot yung Ishers dito ng Barrow Strike, mga kaibigan. At wala nang damage si Owa dito, mga kaibigan. As wala, Abing, wala pa back up one, wala na dito. So, Jules here, ladies and gentlemen. Tingnan natin kung magtatanggal ba si CL dito ang ating alakdan. Kung bibigyan ang alaksa ni paring Jules dito, very unlikely. And of course, Owa here, of course, with the hits, range attacks dito. Binigyan din ng barrage ni Owa. Jowa o Owa? Jowa. Jowa, no? Mga kaibigan. Si Jowa tsaka si Owa. Nasa isang lane sila ngayon. Ah, nasa isang lane. May Owa pala tsaka may Jowa. Si Jowa tsaka si Owa. So, no first blood yet. 1 minute into our game. Pinagsamang Jules tsaka Owa si Jowa. Ganun ba yun? Pero yun na nga, si Abing for, with a 1-4 and I. Tantuwa ka, kaibigan. Wala eh. Nalusot mo yun eh. Yun yung pinakakapagtaka sa akin kung paano mo talaga nalusot yun. Pero, pag ako nagkakasmin, alam mo na yan, kahapon nga, nalusotan kita, di ba? Na-bramble, Maze. No, na-bramble. Na-dark willow nga. Na-dark willow. Pag-usapang lusot sa shoutcast, ako na yan, mga kaibigan. Pero ito na nga. Tingnan mo yun, in terms of lanings natin ngayon, I think may hirapan ng onti dito yung faces word against you si Tiny. Kasi si Tiny talaga, lane dominator yung dating niya ngayon. Ngayon, no? With the 3 crab. But with the changes from 7.10 na tumaas yung cooldown ng 3 crab niya, I think na kahit pa paano, merong fighting chance dito yung Void. Di ba may ano din ng Void? Meron parang form of damage mitigation. Yep. Pero parang hindi siya wise gamitin na para dun sa Tigre. Regeneration! Parang James.
Pero kasi yun nga eh, hindi mo rin gusto i-commit kasi mana, may mana ano yun, di ba? May mana consumption din, yep, malaki. Yung time dilation. Time dilation, yep, oo. So there is that. I think, ano yun, attack speed, tapos yung cooldown. Oh, oh yeah. I think maganda nga yun, pero kita mo si Jumbo yun. Ayaw talaga paggamit yung, ayaw pa darag. Pero wala, nadarag pa rin. Nadarag na darag pa rin ka. Ayan, nakagip ng Dragon Slave, mga kaibigan. Binahati mo. And, Ramtao Sir, oy, banding sila dito sa puno, mga kaibigan. Hush, alis, alis. Gubat ko to. Oo, may alakdan. Eh, king of the, king of the jungle yan eh. King of the jungle. Sila yun yan, man. Sila yun ba yan? Ang nangyari sa'yo. Na, paano? Okay, may lag dito na sinigaw ang NCGC. So, we still have a pause. Of course, technical pause para sa game natin. 256. Akala ko, alam natin, kinol nga eh, diba? Sabi nga ni Manjin, eh ano, ano yung detonator na rin ako. detonator na rin ako. Na rin ako, sabi nila. So, mataas yung Nostra dito, yung sitwasyon ng detonator. Dahil because of the, what they say is the Duga factor and the veteracy. Yep. Yung mga players natin dito, do take note na kitang-kita nyo naman sa mga pangalan. Abing, Jules, Bokerino, James, on detonator lineup. Usually household names. Household names. Di ba parang kumbaga pag sinabi mong Dota ng Philippine Dota, marinig mo Jules. Mm-hmm. SF ni Jules. Di yung may marinig mo eh. Kahit nga sila Bocarino tsaka sila James din. And we'll see, we'll see. Kasi good showing naman yung pinakita ng ano dito ng NCGC so far sa ating Group C. And this game has not decided yet. Yep. So far, wala rin tayo nakita parang overwhelming domination ng detonator dito again sa NCGC. So, still have to wait out. Nag-try. Naku po. Nag-try lang na. Tatluhan na dito. Nagtatluhan na sila dito. And actually, NCGC pa yung lumabat. No, mga kaibigan na the left out. So, first dito that one. Shards na nilalagay dito ni Jules. No. Ito ah. Nakuros ka eh kanina. Hindi mo na-expect yung it. Lina. Haste. Any idea or Nostra on the background of this peak? I do think na yung Lina dito is very good against the Gyrocopter kasi yung Gyrocopter yung pinaka-main damage leader nila dito. It's just the type. Yep, and? Kumbaga, kapag kumuha ka ng Aghanim Scepter dito, sabihin natin may BKB sila. Sasabog pala sila. And kung tatandaan natin yung Gyrocopter, hindi ganun kataas yung HP. Pabutali yung Light Strike. Aray mga kaibigan, along with the Slave. And nice shift! Yan ang sinasabi natin. Isang dalawang hits lang yan. Pero nice control there by the Pero iniwan nila sa baba yung carry nila si Abing with diba? A 1-4 an eye. With a 1-4 an eye. Tapos pinuntahan ng 4. Na naging 1-4 an eye mga kaibigan. 1-4 an eye dito para sa NCGC as well. So ibig sabihin may 1-4 adet na siya ngayon. Ladies and gents. Hindi na 0 sa ating scoreboard. Loko natin to. Pero yun nga, Shinbu, yung Lina din talaga dito, very unexpected. I mean, hindi naman siya top meta pick as of now. Pero it just shows na yung experience talaga na meron dito on Detonator, they know how to deal with certain matchups na yung experience lang talaga nila yung makapagsabi. Mga ganong klaseng draft, yep, diba? Yep. This Lina is a reflection of experience, definitely. As you mentioned nga doon nga sa Gyro nga, diba? Yep. Hindi ganong kakapal yung buhay. Pero ang translation niyan is bandang late game pa kung usapang kina-counter nga yung BKB or maybe there are different itemizations. Very likely though, especially when you have the presence of Lion no, yep, sa larong to. Talagang protocol ka agad, BKB ang gagamitin mo talaga sa larong to. And ang ganda nga ng Lion pick para sa akin. Kasi pag dumarating tayo sa mid game, sabihin natin mid game, late game, makuha ni Lion yung sarili niyang dagger dito. He's a form of initiation in his self. Yeah. Na pwede siyang mag-Earth Spike on 3. Yep. And not to mention, Hex has no delay, right? Yep. Pag-blink in mo, instant. That's very threatening in itself. So, tingnan na natin. Against the puck, syempre talagang ka dun eh. Mag-iisip ka kung papasok ba ako dito. Baka may Lion sa dito. Hindi natin alam. But still, tingnan pa rin natin. Matic Hex yan eh. Sa puck, mga kaibigan. Nice charge nga ba dito? Bibitawan. Tingnan natin. Bumulot ng puno. Naku, nagbabagay ang walisting din dito. Naku! Hinarangan! Hinarangan! Pero yun, nalingon siya. Dun sa blind spot. Hindi niya mabasag ng puno niya eh. Talagang bit niya lang yung puno niya. Pero okay lang yung mga kaibigan. And Jules dito, alam mo, si Jules kasi talagang Tusker pick niya yan. Yep. I mean, hero niya talaga yan. Nung nagdo-draft sila, hindi ko nasabihin kung kailan at paano ko nalaman. Pero ang pinakamaganda kasing part dito ni Jules, pero ayun na. Nagugulo lang yan. Oh. Tapos, tinanggal niya yung Raindrop. Ganon katuso dito si Jules. He knows that one. He knows that kind of play. And he proactively does that. Mm. Okay, as you've discussed earlier, nasabi mo nga, parang every time nang gugulo si Jules, kahit pa napatay pa yan, magulat ka na naman, patay na naman si Jules, sabi mo nga. Is that
matagal eh, di ba? Oh, yeah. There's time, there's that kind of mechanic na nadidisrupt talaga yung kalaban, even if it's at the cost of, ano, of Jules bilang position 4. At times, laging may purpose. I mean, ito yung ginagawa ng pro players actually. It's what defines the ano eh, yung sabihin natin the pros from the amateurs, yung purpose talaga na ginagawa nila. Siling nga lang lang dati dito, binaro strike ka, binato ka ng kakampi after the avalanche mga kaibigan, binato ka na rin yung walis tingting, nakahagip tangency onto the chronosphere, ladies and gentlemen, but dito, na-focus kagat, tanggal din si Nico mga kaibigan, si L would have to port out, at dito sa mid lane, tostado ang ating Phoenix Lady, as Japoy, pero ka nang hit onto James. Alam mo, Shin, ang ganda ng pinapakita ng teams natin dito. Every opening na meron sila. Yes. Ginagamit nila agad. Kapag may nag-gank sa baba, sa kababa. Sige, go nyo na yan. Go nyo na, na yan. No? Na. Sana maraming mga players at viewers na rin ang makakuha ng leksyon dito sa laro natin, especially with the wisdom on how do you approach things like that. Oh, there's gonna be a barrage kay Jules! Ooh! Jules dito, caustic finale, yeah, will not finish him off. Below 100 health as well dito sa ring fountain. Almost, almost. There is always a purpose para kay Jules kung bakit niya ginagawa yung mga bagay-bagay. Gaya lang sinabi mo nga kanina, nakatakas si Jules, nakapanggulo. Those are two members you know, committed for the top lane. Might be some freedom as well para sa detonator. Kapag know, namatay si kapag namatay si Jules, okay lang. Okay kasi lang. Sa totoo lang, na-stall niya na eh. Yun yung pinaka magandang trait talaga ni Jules dito. Tapos kaya i-capitalize din dito ng ano na ng detonator to follow. So, kung ako ano man yung time na binili ni Jules para sa kanila. Nakita mo naman kung gaano ka-reactive yung detonator sa ano eh, sa mga ginagawang ganks or ginagawang NCGC rotations dito ng sarili nilang teammates as well as NCGC. So, I do think na kahit papaano dito, may laban ng NCGC sa pinapakita nila. Ang kailangan lang nila i-polish sa late game, mid-game to late game, decision making. Kasi paramdam ko, yun talaga yung pinaka-problema ng mga amateur teams natin. Eh. Indeed. You have to watch out as well that all counting for the level 6 of the ultimates here dito sa ating laro. Only 3 or 2 are available only para sa NCGC side habang 3 na lamang para dito naman sa detonator. Chronosphere still on cooldown. 29 seconds to boot that one. And ewan ko kung I think there's a plan being omitted here for the top lane. As 3 members ng ano dito ng detonator is invested into the bottom lane. Sabi nga ni Manjin, pag may eroplano, may plano. At may plano dito ang NCGC. Pag may eroplano, plano, no? May plano. Hindi ba pwedeng may plano ka rin kahit walang eroplano? Ay, kaso ang problema, helicopter. Helicopter nga yun, mga kaibigan. Gyrocopter, ladies and gentlemen. Napano to si Manjin? Yan natin dito. May dalang ice cream dito. Bokeh, si paring Nico. Ano, Jules? Tinignan niya lang. Mukhang may plano nga gawin si Jules. Bumibili ng oras si Jules na naman. Nagugulo na naman yun. Kay Tiny. Sigurado yan eh. Kanina pa nandyan si ano yung Tiny. Actually, may creep wave na siyang pwede paluin dun eh. Pero hindi niya lang ginagawa kasi nandiyan talaga si Jules. Oo, nakati. Pwede naman bumalik na lang sa lane. Okay lang naman. Alam mo, pwede niya patayin yun. Dalawa na. Ang dami niya pa na-miss. Kasi kinunit siya ni Jules. Yung ginukulit ni Jules, ladies and gentlemen. Gets tag here. But the field of a being. Backup sila dito. Ayan. So, steady lang. Pero threat dito available na, ang Chronosphere. Yep. Para sa NCGC. So, I feel like ang nag-tone down po dito ay ang ano, NCGC. Over the detonator. Look at that. Shadowblade, no? Shadowblade to. I mean, it's not a good, ano talaga, it's not a good dagger game para sa kanya. Ang daming pwede makapigil sa kanya. At least with the Shadowblade, hindi gaano kailangan sobrang bilis ng reaction time mo to set up the Chronosphere. Kung baga, pwede ka pa pong pumuesto eh. Pwesto na lang. Kasi mayroon ka rin naman eh. Mayroon ka ng mga time walk din. Palayo. Yung dagdag damage din, tsaka yung attack speed. Okay, Dream Call on top of double TP here. Taya-taya dito ang ating Razor Sabing mga kaibigan on top of the Baron Strike. There's gonna be the control toss din as well. Gonna be very likely to go down. Yung 1-for-1, ayun nga, sabi nga natin dito, masisiro. Pero uy, mukhang nanostra natin. Uy, masyado maaga, nataya nga, kompleto. Bakit, gets the call down, papunta dito ng ating Gyrocopter. Chronosphere naman mula dito sa likod. Boke Rino, pinagpu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 p as Anna Rose would have to back out, ladies and gentlemen. 2 members on the team ready to make that 3 para sa detonator. Will they explode into the face of NCGC? Let's see that one. James C here would have to back out. Auto attacks mula sa ating pack. Does he have another Q? Naku, nilingunan lang ni ano, Japoy. Alam mo. Nakita mo yun, pre-action star. Alam mo, nagkamali pala ako kanina. Nasabi ko, Ben Hurk, si James C pala. Pero okay lang yan. I mean, nakakalito din naman talaga yung team eh. Well, actually, kapag alam nyo, nalito kayo sa pag team. Pag veteran, no? Pero, may isasama I mean, ka rin veteran. James C, tatandaan natin na ano din yan eh.
na isa yan sa mga pinakamagagaling ding mid laner, syempre Execration. Yappy. So I am very sorry for the confusion. Yun na nga. Hindi po si Ben Hur yan. Wala po si Ben Hur. Wala si Ben Hur. Nasa Admiral. Napakano nga kaibigan. Oo nga. 6-2 sa ating scoreboard and a ping with a quick teleport into the top lane. Pero NC, SPG, Japoy mga kaibigan, kill SPG already. Ang sarap! Japoy, can he get the kill? Auto-attacks libre si James C. At hindi nga si Ben Hur yung nandito. Si James C! Si James C mga kaibigan. Naku po, sobrang solid talaga ng laro ng mga kaibigan natin sa detonator dito. Pero yun na nga mga kaibigan, kailangan natin tignan dito kung paano sineset up ng detonator yung victory nila. Hindi ganun kaganda yung early game ng detonator, to be honest. Naka-7 kills agad dito yung NCGC. Pero yung ibang games din nila, ganito din nag-start eh. Talo din sila sa early game, pero pag dumating talaga yung mid game, late game, wala na. Tsaka high scaling comp eh. Yung sa detonator, mga kaibigan, pag nakuha nila yung scaling, well, we have the replay here actually para sa ganyan. May ice blast din pala na galaw dun sa likod. Pero yun, si Abing dito with a 2 for a dead. With a 2 for a dead. Ayun, with a 2 for a dead. Oo, ice shards pa dun sa Gendly mga kaibigan. Pero dun sa ano yung engagement dito, I think prioritizing the Tiny is a good move. Yabby. Kasi pagka nag-cooldown yung skills dito ng Tiny, isang tao na naman yung overburst, isang tao na naman yung mababaga dya. So talagang kailangan bigyan mo na priority. Ang kinaganda rin actually nitong ano, Light Strike Array ni James, itong Lina pick. Magandang form of control siya kasi yung Tiny, to like deal considerable damage, not to mention yung ano din yung sign. Madali mas yung tanking ng ano ng LSA dito ng Lina, so maybe that's one of the background as well for this peak. Not to mention yung burst nga, di ba? And nakita mo naman yung tech build dito ni James C. Kaya agad. Kaya. On that Lina. So ibig sabihin, bababa pa ng todo dito yung... bababa ng todo, mga kaibigan, yung mana consumption ng mga skills niya. Kahit pa paano may spam niya yan. Definitely. A freedom to actually like just spam those spells. But let's see here. Detonator now, they're starting to move out. Actually, kaya lang naman may early kills dito ng NCG. Sila yung unang gumalaw talaga. They have the capacity to do so. Pero, parang manonostra mo talaga kapag hindi na delete yung ano, pag hindi mo na overwhelm itong detonator, mag-scale lang sila to the game. Tanong nga kanina, Chronosphere. Chronosphere is up. Mm-hmm. So, expect natin dito yung detonator. They want to fight. And definitely, they can fight. And as for the puck, natatakot ako sa kanya kasi there is a point on time dilation na kaya magpatagal ng cooldown ng Illusory Orb niya. And tatandaan natin na yung puck dito, yun yung ginagamit niya, yun yung kinabubuhay niya eh. That's his bread and butter talaga na ito yung gagamitin ko, papasok ako sa crash, mag-silence ako, then after mag-cooldown, balik ako ulit. Oo nga din. At tingnan nyo, nahulaan na actually, basang-basa ni Abing yung galaw dito. Minarkaan niya kung ano yung pathing dito on top of the smoke ng NCGC, pero may ward kasi dito. Alam nila yung first na spot na spot. May ping daw. Then, mula dito. Ramdam mo yung pagiging veteran nila. Alam nila kung saan talaga yung ano, pustuhan. Ay, ito gusto nila lumaban. Ito, nag-cooldown eh. So, ibig sabihin dito, si Abing, sa damage ay, ang galing din ang ginawa dito ni Abing eh. Mautak din eh. Nung nakita nila nag-cooldown, ay, hindi na nalaban yan. Taka na, push tayo dito sa taas. But, dito pa rin sila. Diretso, no? Diretso for the play. There's a ping though to go for Jules na naman dito sa ball lane. Pero mamaya, minamagnetize nilang yata itong membro ng ano, NCGC niya. Takaw mata din talaga kasi. Si Jules, no? Lang. Kumbaga si yung mga napapanood nating anime, nakakapagtanggal ng vision sa kanya. Ito si Jules, lahat ng vision nasa kanya. Siya yung superstar. Pero tambay na si Owo. Nakatampi sa words eh. Pero okay lang yan. And you have to observe here. Look at the economy as well. Top 2 would be onto Abing. And not to mention James here. Medyo malayo-layo. Makapal-kapal yung lamang dito in terms of the regeneration ng detonator against NCGs. Very threatening. Lots of hits mula din kay Abing. Fortification of Angle Fortification. And ang maganda kasi pag nakakaya ka, spam ka lang ng spam ng spell mo. So yung Phoenix Force niyan, ano yung Phoenix? Yung Dragon Slave. Hindi, yung ano, yung Laguna Blade. Fiery Soul. Spell, Fiery Soul, ayan, mas lalala. Mukha siyang Phoenix doon eh, di ba? Nakapun din sa kaibigan. Ako, Trumolio, tumerechot. Nadarang to si Jules, mga kaibigan. Pero again, siguro isipin na lang natin. Oy, naku po. Oy, kala ko bibitawan na siya. Oh, by time maybe, it's maze created. We'll see on that one. Look at the Bing, talagang split push na lamang. At ito na nga mga kaibigan, kitang-kita niya naman kung paano gumalaw si Jules doon. Kahit kung paano, malililingit niya talaga eh. No easy kills dito. Yeah. You need to actually spend time with Jules para kahit paano eh, mabigyan ng space dito yung
kampi niya. And considering na yung Faceless Boy dito, may farm naman siya. He needs more gold talaga din para maging online eh. Hindi, totally kain oras din talaga si Jules dito mga kaibigan. And ang nakapinaka-nagbe-benefit yata dito, if I'm not mistaken, would be on a big on the Razor. Was able to steadily damage yung tier 2 top lane natin. At ang daming troops na nakuha niya. Look at the gold right now. Sitting at around 8,000 gold para dito kay Abing. Almost 8.2. Alam mo, ang ganda din ng wording na ginagawa dito ng NCGC. Ano yun? Radiant's middle tower. Tignan mo yung word dito nila. Sobrang aggressive nila dito sa may bottom tower. Malalim-lalim to eh, na ma-expect mo lagi yung detonator dito kung saan sila dadaan if they will go for a push. Kasi yan yung usual route na tinitake eh, pabak eh. I see. Kumpatras, no? So, medyo may plano at nostra pa rin na itong ano, NCGC na baka lumaban. Pero obviously mula dun sa start ng game nila, nag-tone down sila. Yan na sigurado. Hindi natin alam kung na trip ni Nico dito. Sige yung patayin si Abing dito eh. But kaya the problem is Abing dito with the Hood of Defiance. I don't think very so. Unlikely. I don't think so. Kasi with the Hood of Defiance, that's why Abing is quite confident as well and taking this neutral creep farm. Sige natin may conversion na nangyayari dito sa mid lane. Baka uminit na sa dance floor. Ito ano? Will they go for a smoke? Eh, tingin ko they will go for a smoke. Papunta na si Abing. Oh. Kahit pa paano, papunta na si Abing. They can actually go for it. At babak sila ng onti dito. In a tamang smoke. Smoke. Tamang smoke. Makikita pa yan. Tower is under attack. Nope. Hindi siya, okay. Hindi siya ano. Hindi siya invisible. Inangama. Ah, hindi invisibility. Hindi siya invisibility. Anong yan? Status description pag nakasmoke ka? Pwede pa hover nung status doon. Pero ito na nga mga kaibigan. Sige, nakita na. Tanggal yung status na yun mga kaibigan. Wapans! Para kay Nico dito. Of course. And the oy, ice blast. Masunod na kami. Oy, Cruel Spear sa tatlo! Mga kaibigan, ang pinati ng Light Strength LA. Bilog sa bilog. Ladies and gentlemen, tapos ni Laguna. Uwi ka sa si Japoy. Japoy Nation! Skill, nice Japoy. Well. Japoy Nation! Ladies and gentlemen, meron dalawang tanggal at bura ng detonator here as they explode into the face of NCGC here in NCGC's own jungle. Medyo na finger update na dun si pero hindi pa rin natumba eh. Japoy Nation indeed. Ang sakit pala nitong detonator. Parang ano ka eh, na ano ka? Na-finger ka na, may Laguna pa pwede umabang sa'yo. Asul at pula mga kaibigan. Philippine flag, ladies and gents. Goku versus ano? Goku versus Jiren. Ganun yung mga laban. Pero yung nakita mo, si Japoy, pumasok pa ng isang beses. Sinilent si Bukirino. Hindi man lang natakot. Walang kadala-dala si Bukirino. Wala eh, napatakbo na lang eh. Wala na silence ako pero itakbo ko dito. Walang atrasin mo. Ayun nga, patakbuhan na. 6-9 sa aring scoreboard and 2K gold lead here in favor of Detonator. And so far, this is not good para sa NCGC. Yep. I mean, they have the aggressive, more aggressive comparison design. So, yep. Dapat sila mismo yung gumagawa ng play dito sa mukha ng Detonator. Mukhang naaurahan po ng Detonator itong ano, NCGC. Alam mo, Shin, tama ka dun eh. If ever man pinaprolong nila yung game dito, you're just begging the Faceless Boy to get farm. And yabby. Kahit offlane yung Faceless Boy dito, ako nagsasabi sa'yo, hindi magdadalawang isip yung paluin ka sa late game. Pero ito, at least gumagawa sila ng paraan para maging madali laro para sa kanila. But still, wala din nata sila makikita eh. Handa awit dito yung detonator. Ang basa yata ng detonator yung 10. Dito ako may ping pa dito. Nostra na ako na bring yung ancient apa niya. Ako po. Ancient ka talaga. Ako po. Gagawin kang ancient dyan ng detonator. Ladies and gentlemen, at hindi na naka-follow up doon ang ibang membro ng NCGC. Rather may nahuli pa. Hexilicious Rex dito para kay Ojoa. Tinanggal ni James. Ladies and gentlemen, mas malupit ang Owa namin. Alisin ang J-Mo. 8-9 sa ating scoreboard. 3K gold lead na mabilis para dito sa detonator. And ito na, dito na lalamang ang detonator. Ito na nga sinasabi natin, we're going into the mid game. Detonator dito, nahanap na nila yung rhythm nila. Hindi nila binibigyan ng importansya yung early game nila. They know they can win in the mid to the late game. So kaya naman, chill lang dito yung detonator. Ang chill nga eh. Medyo may pagka-pabsi-pabsi nga yung datingan ng detonator dito. Parang, ewan ko parang, NCGC, I mean nahuli yun, yung sa ancient apa. Actually, nagtaka ba't at lalim ng ancient apa doon? Saan po pwede sa Ice Blast yung gagawin nun? Pero, I think hindi rin nila in-expect na nandun yung ano yung detonator. Well, detonator dito, hindi naman nila nakita siguro kung nag-smoke o hindi. NCGC yung nasa aggressive, di ba? Ang okay lang sana talaga, walang problema dun sa smoke play ng NCGC. Pero ang lalim lang talaga ni ancient apa. Dapat iba yata ang ano yun, ibang hero yata yun. Dapat Sand King eh.
tapos nasa bandang likod si Ancient Apa, even if you're doing the aggressive smoke play. Mobile ka, pwede ka lumabas ng anytime na gusto mo. And oo, kailangan nila maggamit ng dust para sa'yo. Kasi yung Ancient Apparition lang, wala na sa'yo yung gagamitin. Papaluin lang. Papaluin nga lang. Right-click nga lang. Parang di ko nga nakita nag-time walk yung... yung ano, talaga pinalo lang na harapan. Palo lang. Muna nagtipak ng yellow. Sakto, summer ka na. Oo, malapit-lapit na. Gusto gumawa ng halo-halo dito ni... ni Baseless Boy. Ito na nga sinasabi natin. NCGC, if they want to win this, they need to take the towers. I mean, they are better tower takers than... their lineup is better tower takers than Detonator. Detonator dito, they only have the Razor. And the Razor, to be effective sa pag-take ng towers, he needs the Aghanim Scepter. Totally, let's see. Which is hindi pa malapit ngayon yung... Anako, unang bati dito, sinong lilingunan? Gyrocopter ang nataya, pero ibang pinokus ni Void dito mga kaibigan. Sino ang huli? Though, different targets, Ice Blast first. At unang sigurado na chinek ni Abing dito. Rather, mga kaibigan, na natanggal pala sila Ana Rose, Joe, and James. Napakabilis lang namin. Iba-ibang targets, pero even with, you know, different and awkward targetings, kaya-kaya. May movement speed bonus pala, no? Pag nag-Chronosphere. Yep. Kaya pala, so first step, hindi kailangan mag-time walk and everything. Attack. Kaya naman inuna niya yung Ancient Apparition dito. Pero this is very saddening here for NCGC. After a certain objective, tapos pag nagsimula ng smoke play yung, ano, yung detonator, so check nila sa kasi i-check sila kaagad. Na-check kaagad yung NCGC dito. Pero ito naman si Nino. Ako po nahuli si Owa dito. Ito ang kailangan ng NCGC. They nicely need to delay. They need to delay dito mga kaibigan yung detonator. Kasi detonator all out push na dito eh. Nako, nag-cooldown pa yung kanyang Barrow Strike. Let's see here. 2 seconds to the blink. It nag-reset, kaibigan. So very likely itong lakdan, burado at napisa ng ni Bongerino. Mga kaibigan, so... the power of the time dilation talaga. Ang lakas yun. Yes. Ang lakas sobra. I mean, na-delay pa yung Barrow Strike. I think yung Barrow Strike dun dapat pa cooldown na. But with the time dilation, tumaas yung cooldown, hindi niya na nagamit. The big question is, sa itemizations ngayon ng ating, ano, explosion ngayon ng ating Faceless. Again, offlane. Buti na lang offlane nga ito, kaibigan. Pero, may na time na matouch yan. Ayun. Ayun na naman si Adlakos. Tuloy, tsaka tuloy-tuloy si Bokerino. Yun yung problema. Yung mga libreng kills na nabigay yung Bokerino. By the time that BKB is online now, wala kay Bokerino. Very unlikely. Very unlikely na mapapatay na itong ano. And in terms of levels, kahit papano, nag-scale dito na maayos. Given na wala siyang stat items dito, kung iisipin natin, pero the levels itself actually help the hero to be more effective in the coming clashes to come. Ano yung ano ba? Level 15. Kumabas siya ng level 15 yeah, talent. I think na kumuha siya ng level 15 na talent. And ito na nga. Na, dalawa na pala. Pa-hover, pa-hover po. Patingin nga direct ng talent ni nung ano, kay ano, Faces Void. Tingnan natin. Ayun. 300 health. Yung kinuha. Hindi na siya kukuha ng time lock damage. No, yung time lock, parang bonus na lang yan. Kunachi na lang, no? Kunachi na lang. At least kahit pa paano, hindi mo kailangan isipin yung Ancient Apparition, yung threshold mo. Inuuna niya nga eh. Inuuna niya nga eh. As in, kahit hindi tumama yung Chronosphere kay Ancient Apa, habulin niya lang eh. Mga kaibigan, Bina, Tukan, dalawa-dalawa yung Bina, no? And pabilisan, point blank rage onto the 3-throw. And yeah, Jinx would go down. And I do think ito yung ano, yung pros and cons of not having the Yu Scepter on the Lina. Yes! Pros, mabilis yung damage mo. Cons, kapag nalapitan ka, wala kang way para i-sell by sarili mo. Totally. Against a tiny na ita-avalanche kayo sa Tosca at papalu-paluin ka. Indeed. Do you think you have the time to actually use LSA para makatakas? Wala. May animation yun, di ba? Oh, may LSA. Very unlikely. Very unlikely. Sobra. But still, gusto ko yung item pickup dito ni ano ni Abing. Well, actually, yung item pickup ng Razor dito, he went for the SNY. Yep. Pero bago siya nag-SNY, ang kinuha niya, pipe. Nicely done here para kaya being especially with the AOEs ng ano dito ng NCGC, di ba? Naku, si Bokerino. Ayun na, si Bokerino. Yan ang maganda. Ginawa ang buko dito ng NCGC. Si Bokerino. Si Bokerino. Si Bokerino na huli. Si Bokerino. Killing spree. Kill streak is ended here and that's a nice rotation that can come in mula sa NCGC. They would force the issue here. A ping onto the Rosh. And they will go for the Rosh and I think this is a great move for NCGC. Unang-una, Shin, with the Aegis, hindi lalaban ng Detonator dito. Even with the Chronosphere kasi hindi nila alam kung makakuha sila ng magandang initiation. Plus, masustall na nga nila yung game. And then, yes, pwede pa silang mag-ikot-ikot sa mapa ng parang wala silang pakialam. Parang si Jules lang. Oh, si Jules lagi may Aegis yan eh. Ganun ba yun? Oh. Ma-instant, no? Binigay ni Volvo. Yep. Automatic. Oh. Pero matikas yung ginagawa ni Jules dito. Actually, yung pa-eye shard niya lang, pa-snowball save niya lang. Ang laking bagay na eh. Kasi isipin mo, nasa threshold ka na ng buhay mo. Tapos,
malapit ka na po mag-pop. Ngapi. Tapos malapit na rin matanggal yung ano, ice blast. Papasok ko yun ng snowball, hindi ka naman nasabog dun eh. Parang okay. Naka-face out ka lang din. Right now, medyo close itong ating laban, but we still feel like this is on Detonator's momentum. Mm. Kung meron ba makuha na siguro isa na massive pick itong NCGC, then they are back online. Tiny here with the Shadow Blade, that's one, on top of the Blink Dagger. Mm. So, he will go for the Kakas. Kakas next. And I think it's a very, ano, it's a very good item pickup considering na yung right-click din ng Lina dito is medyo malakas din. Yep. Plus yung Void, wala pa siyang damage item dito. So, nasa normal stages pa lang siya dito nung damage output niya. But then again, you still have the time lock to think about. Yes. And hindi naman lagi mag-proc yan. So, I think it's a very good decision coming out dito from ano Tiny. Na it gives you attack speed, then it gives you armor, then it gives your allies armor. Indeed, it's still anybody's game para dito sa ating laro. Pero this is Detonator already starting up for the rush. Quite slow pagdating sa damage dito. And no pings, and no scan. Yep. Mula sa NCGC. Ito yung sinasabi natin, Shin, na the experience. Experience talaga, kaibigan. Striking when you least expect it. And hindi nila in-expect. Walang word dito, walang reaction ng NCGC. Nag-iingat pa nga yung NCGC, baka iniisip pa nga nila, naka-smoke dito yung ano, Detonator. And just like that, rush, mapupunta. Very likely, big by Abby. Siya, big ito nakuha nila. And yan sana yung kailangan dito ng NCGC para mas tall yung game. And nakuha siya ng Detonator. So, Detonator dito, you can expect na pagpipilit na sila ng push ngayon. Pilit na yan. High ground, kaibigan. Actually, may Chrono pa nga. Damayan Torre, di ba? Damayan Torre. Paano yan? Very likely ang unat natin ni Abing, especially with the pipe and everything. Pipe is a check for the Ice Blast as well, no? Mm. And kahit pa paano yung mga tech nun, hindi ganun kabilis. Well, I do think na ang hirap na patayin ng Razor dito, yung Void kumuha ng HP talent. Etong Lina, ang daming stats. Yep. So, ibig sabihin, bihira ka makapatay. Sabihin natin, mapatay mo yung Lion dito, pero meron pa rin tasker na magsasalba sa kanya. Ang dami. Not to mention, they're building durabilities para dito sa ating Razor. The main reason is to have a beam to the front line and have that link connected maybe to the gyrocopter and even for the Tiny. Pero, yeah, look at that. 3-7. Almost with the BKB. Almost with the BKB. Very likely. Secure that one. And BKB na BKB si Void. BKB si Razor. E di BKB na tayo lahat. Supposedly, si Lina dapat yung bumabypass ng BKB. Sa kanila pa napunta yung BKB dito. Maganda ang negosyo dito, mga kaibigan, ng Detonator Squad. At ito na nga BKB dito, mga kaibigan, nasa Courier Pod. Dala na po, mga kaibigan, dito kay Abing. At Aeon's Disc ang kinuha ni Japoy dito. So, ibig sabihin, kapag nahuli siya sa Chronosphere, hindi mo siya pwede tutukan. Kasi unang-una, kapag ka open, nag-activate yung Aeon's Disc. Pagkatanggal nun, tapos na yung Chronosphere, pwede siya magagalaw uli. So, ewan ko paano didil to, pero alam mo, Lion pa rin yun. Lion pa rin. Still a Lion. Not to mention, you know, there's also the damage that can come in mula sa Lina natin. Ladies and gentlemen, obserbahan na lang natin. Nakupo naman talaga. Dapat nasusunog yung... Tropang gising. Mga praning. Neng! Lapo? Ewan ko na nangyari doon. Basta ang alam ko, may dalawang taong may dagger. Yung isa nag-barrel strike, nag-dagger. Tapos yung isa nag-dagger bago matamaan ng barrel strike. Yun yung kwento nung ano na yun. Ang kwento ng barrel strike at ng dagger. Hindi ko nga alam eh, kung nag-initiate sila, mukhang feel ko mababurst yung Sand King. Wala naman siyang backout eh. Nag-abol yun. Parang tagmo yung tropa mong napigilan. Pero ito na nga, dahil nakita nila nandun sa taas yung Lina, nandun sa taas yung Sand King, yep. They will go for the push. Yep. Abing has the freedom to do that one. Aegis of Immortals still Radiant's present at fourth. Keep here, into the mid lane. Take another fight just to clear that wave as well. Another circle na inilagay dito sa ating jungle side left ng Detonator. That's the scan. Yeah. They were trying to snipe or to see kung may pack ba doon. But still, yung pack nandito. He went for the TP na out nata eh. Ang weird ng ano, no? Yung weird ng place talaga approach dito ng NCGC. Parang naaurahan talaga, no?
And nagdinay pa. Nagdinay pa yung tower. So ibig sabihin wala na namang gold na pupunta sa kanila. They have to be aggressive eh. Earlier, not ngayon, hindi na. Mababa na yung freedom ngayon para sa NCGC dito. Talagang antay ka na lang ng mali. I do think na yung next item dito, Shinbu, for the Razor will be the Aghanim Scepter. They need it for the push. I mean, may ano damage ng ng Aghanim? Yung Eye of the Storm, it affects yung Tore. Tore na. So, pwede mo na siya itutok. Tapos ang taas pa ng DPS nun, di ba? And yung interval niya, nakita mo yung nilagay niyang talent, yung minus 0.1 Eyes of the Storm interval. So, ibig sabihin, mag-zap na lang na mag-zap yun. Yep. 0.1. So, no? So, ilan ba yun? 0.5? Oh, kada ang interval nun. Hindi yun 1 second eh, sa pagkakaalam ko. So, mga 0.4, 0.5 pa nga lang, mabilis na nga yan eh. Let's hear. Let's hear. Bokeh Rain nun. Wala na nagmukhang trophy. Nag-astang word. Pre, ako na muna dito. Kayo na muna dyan, ha? Farm lang kayo. Kanina pa ako, eh. Nakita, nakita. Pero alam mo, tropa yan si Bokeh Rain, eh. Nakasama na din natin yan, game play. Maano yan, malupit yan. Makulit, makulit. Masaya kasama yan. Let's see here. 4-5 ultimates available already for NCGC. You still cannot discount the ultimates available here for NCGC. Surprise! But again, maswerte na makakuha ka. Ay, tagong matatag. Oo, Shadow Blink, pero nagpakita, kaibigan. Uy, ano sa pag face jukes, okay, may auto-attack nga ba? Blink away? Si, port. Si Junes talaga makipagkulitan talaga siya eh. Kahit alam niyang wala talagang... Wala sa tama. Wala sa tama na hindi ka naman talaga natama kahit papano. Pipilit mo pa rin. Mahumulit. I mean, mahumulit ka lang talaga. Hmm. Ang child star ng Dota 2 Philippines. Si Jules, mga kaibigan, lumaki na. Lumaki na siya, lumaki na siya. Kumbaga si Lil Bawaw, di ba dati? Ngayon si Bawaw na siya. Dati si Jules. Lil Jules, ngayon si Jules. Nasaan na ba si Bawaw? Nasaan na ba si Lil Bawaw? Ewan ko. Lil Bawaw, oh, baby, yo, oh, baby, eh. naging Bawaw na. Pero yun ang score natin ngayon, mga kaibigan, is 12-13. 12-13, 5-guy gold lead here by the Detonator Squad. And, you know, ang hirap dito kasi napaka-evident ng lead ng Detonator. Pero, alam natin, na yung NCGC, kayang-kaya to. As in, kaya kumuha ng laban. Hindi kaya mang-wipe ng lima. Uy. Pero kaya kumuha ng laban. Ako, smoke play na po. Dumagir. Blink dagger. Dumagir. Blinking thunder. Naku po, naka-double damage pa talaga. Kapag ikaw nga naman talaga siniswerte, pero kailangan ng NCGC lumaban dito. If they want to prove something, they need to do it right now. Kasi tatandaan natin na if ever mamatalo sila dito, yung room for error nila, lumiliit. Isang game na nga lang. Isang game na lang yung... Isang room na lang talaga yung natira. Oh. Isang room na lang. VIP room, mga kaibigan. And we have to check kung anong chance dito ng NCGC. You know, if you count for this game. Again, nahanap sila ng complacency. Opening for complacency mula dito sa Detonator. Kasi may prone, may alam na natin, Pilipinos team. Yep. Know, may, they're very prone for mistake eh. So, that one, that kind of opening. Ang naaano ko lang dito, ang medyo the saddest part here. Oh, okay, ang Aghanim's available. But, para kay Lina. Ako, sa totoo lang, Shin, hindi ko makita ng place of complacency tong Detonator. Kasi unang-una, they're not underestimating yung kalaban NCGC, nila. You know? They're really playing this, they're really playing this seriously. Their best, no? I don't think na magkakaroon ng ganun. But if everyone makahanap yung NCGC, I do think na kailangan nila i-take advantage yun kapag nakakita talaga sila agad. I don't know, what we want to account as well is isang kalunggutan sa game na to. The approach of NCGC, parang ramdam ko yung pressure eh. Yung 1-0 lead dito ng Detonator, the way they play, really. There's very little gamble on it. Naku po, I'm not sure right now, though. Ito dito advice ako, naku dagger talaga, tatalo na ito. Tama ka naman, Chin, sinabi mo kanina eh, na yung aggressive lineup dito sa side ng NCGC. Na if ever sila yung medyo naging maging passive dito, magkaroon ng controlled gameplay, hindi bagay. Na nga, ayun yung nangyayari ngayon. Nakatambay siya, no? Si Tiny tsaka si Sand King doon sa gilid ng mapa. Kanina pa sila palingun-lingun dyan. direct pakihaber nga dito, yung dalawang tropa doon sa taas ng mapa. Ayan, o. Kanina pa yan, eh. Kanina pa yan, parang PUBG squad. Nakatingin ako sa north. North. Sa taong south, titingin po.
Nasa high ground. Kanina pa sila doon. Kanina pa sila doon, promise. Oh, may blink na ginawa dito sa ating Gently, ladies and gentlemen. Uy, James, grabe naman sila, si James. Sila na naman pala kapatian. Oh, sila na naman. Ay, no. Yung dalawa na naman. Dalawa, tropang gising, mga kaibigan. Where is the blink? Their support? Nakatipi nga ba? Okay, tapos. Wala, easy ka lang, James. Oo, oh, easy lang. Easy ka lang. Nakapagtipin eh. But still Lion dito with the two bracer, ano, with the two bracer build. So, hindi mo siya matutumba dito eh. Kumbaga, inalay na ng Razor dito yung buhay niya sarili. Sabi ni Owa, sige Jules, bili mo lahat ng gamit mo. Ako ba bahala? Shiva's available as well para dito kay Razor. That is very painful kasi kapag nag-static field yan, tapos may Shiva pa rin pa. Nakuryente ka na, gininaw ka ba? I mean, yung mga dapat, yung Tiny, katulad ng Tiny, syempre yung attack speed niya yung winner on niya. Bumili siya ng mga items to improve his attack speed. Mm. With the Shiva's Guard, babagal yun. Plus his movement speed. So, yung level of control na meron sila sa Tiny ngayon, if ever man na hindi siya makapag BKB, I don't think na mabubuhay pa siya once na pumasok siya sa loob. Maganda naman, siguro isa na lang to. Kasi ngayon, alanganin na yung situation ng NCGC. Mm. What is commendating, nakaka-comment para sa kanila would be the patience nga. Yep. They wait out talaga for a mistake. Kaya kami mula dito sa detonator. Usually kasi kapag mga ganito na nangyayari, pero ito, nahuli talaga! Nadarang nga, kaibigan! Let's see here, let's see here, pero enough pa rin, this Bobby D! And this is a nice opening para sa NCG, si Bina Epicenter Connected, though the BKB is available para kay Bokarino. Inispell mo yan, Bokarino, be Bokarino, mga kaibigan! And NCG CL would be removed here. Ice Blast dito sa Gedli, laban naman ang sinigod ng NCG dito. Nico, bumato na, naku, hindi inaabot! Hindi umabot si damage para kay Jules dito, ladies and gentlemen, as Jowa would try to go for an answer on top of the ultimate here ni Japoy. Japoy trade up as well versus Abing. Wala na yata ano to, Aegis, no? Si Abing, no? Noong mga nag-cooldown na, pero wala namang pwedeng pumatol sa kanya. And, oh my god, Bone Explosive overall 2-4-1. Still in favor of Detonator. Actually, sobrang ganda nun para sa akin, Shane. Kasi unang-una, ang pinaka-questionable play lang dun is bakit pa pumalababas si Sand King. Kung sa totoo lang, with the Aeon's Disc, hindi na takas siya mapapatay nung Chrono Spirit. Takas na yun eh. Tumulong na lang siya dito siguro if ever man na tumulong na lang siya if ever man na yung Gino Lion. Yung ibang lane, no? Yung Lion, mahuli ng stun yung pack. Doon na lang siya tumulong. But at the same time, Aeon's Disc na yun eh. Kumbaga hindi mo na kailangan mag-isip na mamamatay ba tong carry ko yung pack. Nag-Aeon's Disc din siya, si Jules. But still, tinan mo nga to, panalifier na tato si Book eh. May sacred relic na dito sa may backpack niya. Indeed, mga kaibigan. Logo ng pirata sa kanyang items as well. Nullifier is now online for Faceless Void. Nasa ano nga eh? Nasa courier? Okay. Yep. Double bracer lamang para dito sa ating Lion. And it's looking also gloomy para sa... Nagtaka ako, unang na-burst din dito. Natanggal dito would be the Titan si Nico. Pero Abing was the one who dealt with it. Yep. So, and kung may kita mo doon na, Shin, ang galing din talaga ng inisip na detonator doon. Nag-engage si Book ng fight doon sa taas. Alam nilang may mga tao magtitipi doon just to help out yung dalawang nahuli ng Chrono Spirit doon. Well, actually yung isa pumasok. And nag-engage agad sila ng fight dito sa may baba. Yeah, yan ayun naman ang ginagawa ng NCGC. Tendency nila actually to kulang yan, take the fight. Pero may be a different story kung si Sandy na sa baba. No? Yep. Talagang yung Aeon Disc. Yep, Aeon Disc din talaga for the pack. Sobrang solid na item eh. I mean, yun lang naman yung trabaho mo sa pack eh. To go in, disrupt the fight, deal damage, burst, then alis. Gawin nyo ulit. Not gonna be good here as the second Aegis of Marshall on top of the cheese. Given here. Kay James naman binigay. Siya actually yung isa sa pinakamalambot na main damage dealer dito ng detonator. Cheese is available. Even para kay Abing. It's really gloomy. This is like objectives being given away. And hindi man talaga being given away. Pero yung pagka one-sided ng laban na to, parang inaano na lang talaga ng NCGC. Antay-mali. Antay-mali play strategy. Antay-mali. Nako. Well, actually, ito yung pinakamahirap na Ito yung pinakamahirap na gawin sa Dota. Yung pinaka-waiting game. Kasi unang-una, you're just waiting for your enemy to have a mistake. So, ibig sabihin, pag hindi sila nagkaroon ng mistake dito, you're bound to lose. Yes, ganun lang. Yun yung pinakamahirap na mindset. Ganun yung logic lang nun, oo. Yun yung pinakamahirap na logic. Kung ang playstyle mo, antay-mali. Kasi maaga sila nag-antay-mali mode eh. Kanina pwede pa naman lumaban at gumamble eh. Pero, ayun, nag-antay-mali mode eh. May freedom yung scaling yung kalaban niya eh.
Void tsaka Razor against a scaling core katulad ng Void tsaka ng sabihin natin Void Lina kasi yung Razor may certain time lang siya may plateau nag-fall off siya. Okay, but still yung Lina din kasi yung Lina nga sa totoo lang yung with the Fiery Soul pwede nga siya maging ano eh right clicker right then yung Void dito actually nakakaya si James dito eh. So talagang right clicker yata yung direction dito ng ating Lina. Yep, and travel? Travel na sila dito. Dagon mo. Dagon, nice. Alam nilang sumasagot din kasi yung ano eh, sumasagot din kasi NCGC sa mga ibang engagements eh. Sabi ng ano, so, whoever has BOT dito will have the better chance of winning the skirmishes na ginagawa sa iba't ibang lanes. Ang kulit ni ano ni Jules ha. 41 minutes into the game, saka nag-arcade mo. Let mo talaga yan. And, I mean, si ano din kasi, isipin mo yung Lina din, kahit nakakaya yan, yung mana consumption na binagawa ng skills niya ngayon, 680? Mahirap pa grabe. Rin. And isipin mo din yung Razor din dito, kesa nasa-spam niya yung plasma field niya, dahil wala naka-arcane boots, wala rin talagang nakakapag, ano yun, wala rin talagang nakakatulong sa mana pool niya. And I do think na Lotus Orb yung gagawin nito ni Jules. As of now, ito muna yung kinuha niya. Grabe, may freedom pa si Jules na kapag Lotus Orb nun. Sa larong to. Laking hassle nun, ha? Pagpasok, point, mga kaibigan. No follow-up as well. Antay lang talaga ng dive, no? Pero, ang mindset kasi ng NCGC dito, huwag ma-shootan ng, ano, ng Chrono. Kasi kanina nadalawahan sila, eh. Yep. More than ever, toned down ulit nila dito sa laro natin. Another line as the NCGC squad is committed onto taking a defensive stance against Detonator here. Both has very decent weight clears as well. Pero ayun, yung auto-attacks lang, no? Kaya James, he has the Aegis of Immortal. Yep. Okay. And hindi naman siya gagawin. Well, actually, kung ginaw siya doon, that could have been a dead James. But still, alam mo nang takot eh. Alam mo nang takot eh. So, pupuesto ka na lang, no? Sa totoo lang, ang layo na nga ng mga teammates ito ni James eh, nung nag-stay siya doon. Pababa na sa mid eh. Actually, mid, pababa pa yung postuhan. Talagang may takot na talaga dito for the side of ano NCGC. But still, lumalaban pa rin sila. And that is very commendable para sa akin. Pero if you want to fight against a team like Detonator, tatagan mo loob mo talaga. Yep, Aegis of Immortal in queue here para kay Abing. Want to take these towers. They want to close this game. 43 minutes, mga kaibigan. And the Aghanim Scepter nga, yun nga sinasabi natin, the push potential na meron ng isang Razor with the Aghanim Scepter. Sobrang solid. Movements coming in here as well mula sa NCGC. Hovering over bot, pero... Mukhang allows. Go for the top lane. Actually, TV na, nakaboot sa BOT na rin ang karamihan sa membro dito ng ano ng Detonator. So, kung yung bugat playstyle, very unlikely na rin mangyari. Talagang antay-pasok na on. Nagdagdag po na. Sabi natin, antay-pasok eh. Antay-pasok na naman. Itong Sand King natin. Kanina pa may love story nitong dalawa. Si Lina. Tsaka si Sand King, ladies and gentlemen. And because of the Barrow Strike being on cooldown, that should be enough freedom for at least James to kite a few health and chunk it away mula dito sa tier 3 ng NCGC. And ang story dito, Shin, yung buybacks. All of the cores meron. Yung some of the supports doesn't have the buyback. Well, si Jules may buyback dito. Okay, tingnan natin mukha napamalik si James dito. Dito sa likod, no, pinuntahan. Sino nakareceive ng Chrono Sphere dito? And there's also Nico, ladies and gentlemen, tries to answer here, Bokurino. Golden Bokurino on the version for that one as the BKB would about to expire. Wala pa rin kill dito. Rather, Lion was removed. And James is deleted by NCGC. Nice defense as two members gets blocked away from the Detonator squad. Let's see if there will be another continuity. Masama into the main lane, ladies and gentlemen. There's the block. Pasok sa loob. Pasok pababa. There's also the snowball na na-block. 10 ng apat mga kaibigan. Dalawa lang pala. Jules here. Wait, is that a Lotus Open? There's gonna be the Shadow Blade na kinamate. Then binato ng Sage Kid, mga kaibigan. And four members make that five. Was able to delete three against Detonator. Alam mo, yung fight show fight recap natin, direct. Pakita natin kung ano nangyari. Ang ganda at, sa dance Tusker floor. Glimmer Cape ang ginamit. Ayan, hindi pala Shadow Blade. Ayan. And show fight recap natin dito. Although hindi na napakita yung abilities used kasi medyo naging sobrang extended ng team fight. I don't think na nag-register na. But yung pick off na nagawa dito, well technically, yung Chrono Sphere na ginawa dito ni Bok, yun yung pinaka hindi advisable na ano, na least advisable. Uy! Naku po! May sumak! Hupak! Hupak! Hupak na hupak! Sabay sigaw si Nico. Back! Get back! Get back! Ako'y nahupak!
Pero alam mo, Shin, yun nga sinasabi natin, yung Chronosphere na ginawa ni Book doon, yun yung least advisable Chronosphere na magagawa mo on a puck. Kasi kung hindi isipin mo, pala, hindi ko nakita. Aeon's Disc. Oo. Aeon's Disc yung pinakakalaban niya. If you can't fight dun sa Aeon's Disc na yun, or makapag, sabihin natin, makapag-refresher orb ka para sabihin natin gumawa pa ng isa sa isang di mai-explicang milagro na meron siyang refresher orb. Baka pwede yun. Baka. Pero kung hindi pwede, kung wala kang ganun, hindi talaga yun yung hinahanap mong Chronosphere. Hindi. 15-17 sa Alex scoreboard. Ang tapos na 7K gold lead ng Detonator. Ang meron pong kill lead ay ang NCGC. At yung kina-question nating defensive playstyle nila, which is tama na naman na maging defensive na ngayon. Ayun. Hinupak sa muka ng Detonator, ladies and gents. At hindi basta-basta nakakapasok ngayon yung Detonator. Kaso napamali lang talaga si Nico doon, mga kaibigan. Well, sayang. Actually, Shin, I do like yung tapang na pinakita ng NCGC doon na kahit pa paano, they regain their confidence dito sa match na to. Oo, they can still win this. Oo, kanina pa sila nagta-turtle strut. Yeah, turtle strut talaga yung ginagawa nila dito. Kitang-kita. Pero ibig sabihin kasi ng turtle strut, playing from behind. Yep. Talagang ano ko lang, reklamo ko lang is parang masyadong inagahan yung pagpe-play from behind dito ng NCGC. Pero ngayon, okay na yan. Sige, do not play to lose na muna yung strategy. Lalo pa ganito yung itsura ng ano ng Detonator. 9K gold lead right now. Most of the members already sitting at their 6th item. Razor is actually on the 7th yata, if I'm not mistaken. Mukhang pabuo na yung ano, or if not buo na, yung Aghanims dito. Yung sa sobrang dami ng item na malabas dito, pakaramdam ko mabubuo na nila yung siyam na lalagyan dito eh. But still, kompleto na sa Aeon display. Alam mo yun, para kay Tas. Ito nga si Tasker, kahit pa paano naka-full item na Yappy. Tas. Ganun na siya ka ano. Yung position 4. And it seems it's going to be a casual arcane witch lang pala. Yap, nice rotation mula dito sa Sand King. Ganun mga kaibigan. Malinis sa dance floor at ang inupak ay si James. Dinanay niya yung sarili niya. Pero ito mo'y nahuli. Pero nahuli si Jules. Si Jules, mga si Jules. Kaibigan. Rolling Boss boulder. Sama. Rolling boulder, ladies and gentlemen. Shokugeki siya dito. Naku, itong apat dito sa taas, mga kasi, kaibigan. Anaro na ancient apparition. Well, nagigets ko din naman. Talagang magagangsang si Anaros dito. Yun talagang kailangan gawin. Bongrino here of the half-health mark. Bigla niyang kinas yung kanyang Chronosphere. And that should be enough time para makapag... Ano nangyari? Tapok palayo, mga kaibigan. NCGC here. Jowa, pinuhos naman si Abing dito. Naku, turn yung rockets dito, ladies and gents. And the barracks, isa yata yung natanggal. That is the melee one. Two in exchange for one as well in terms of the kill score here. Well, I do think na hindi nila hinahanap patayin yung Tiny. They just wanted to stall the Tiny. For the port, no? Oo. And I think that was a good play, pero alam mo yun, na dumating yung NCGC, sumobra naman ata yung tapang nila. Nag-stay yata sila. Yep, they stayed inabol nila si Jules, too long, na iniwan nila sa Ancient Apparition doon. Yep. Hindi nila inisip na may detonator, halos lahat ng detonator dito, may BOT na. Yabi, yep, yun nga. And mataas ang capacity, you know, Void, Razor, and even the Lina has a very high capacity on pushing out those tower. And tanggalan sila ng isang melee barracks. They're trying to maybe, you know, force the issue here. 30 seconds. Wala ang timer dito ng ating toss. That is the momentum. Yung si NCGC. Tanggal si Abing dito. Hindi maganda to kay Bokerino. Wala siyang timer. Oh my God! This is not good, ladies and gentlemen. Detonator, they have the back out. Hinahabol siya ng rockets dito. Nakamarka na, mga kaibigan, at may Nostra pa. Op, santitigil ang hotdog. Santitigil ang hotdog, mga kaibigan. Lock and isa padala mula sa Pampanga. Uy, naku po si Owa. Si Owa, mga kaibigan. Si Owa hinabol. Hindi nila kinuha yung gem. Diyan na yung gem, mga kaibigan. Diyan na yung gem, bahala na kayo dyan. Bahala na kayo dyan. Doon kami sa tier 3. I-buyback nyo na yan. And that's another the first buyback mula dito ay Bokerino. And Mamba out ang Siga. Mga kaibigan, may double damage na available para sa rush pit natin. Dadaanan nila yan. I really don't think na dapat bumak sila doon. Because considering na si Bok lang, si Bok yung nag-buyback dito, alam nila na pwede silang mag-call pa ng isa. Kasi kanina walang ano eh, walang Chronosphere si Bok eh. Yan nga eh. Ngayon na nagka-chrono sa laban na yun. So konting stay pa, maybe force another buyback as well mula kay Abing. I think it was too early. I mean, may confidence, but still, alam mo yun na hindi pa buo talaga uli. Yeah, nakatingin si Jules dito onto the rush pit. Charge on that one. There's also the Ice Vortex. Nako, naka-stealth si Bokerino dito. Nako, si Bok. Hindi tumingin. Ay, hindi pala ata. Nakita ba nila?
hindi yata mukhang hindi nila alam. Mukhang wala silang alam. Oo. Ay, naku, hindi nga nila alam. Kalimutan mo na yan. Hindi nga nila alam, mga kaibigan. Wala, sige-sige naglibang eh. Sige-sige naglibang, mga kaibigan. Mga kaibigan, this is a very tricky game 2. Yep. Or rather, game 1. Medyo nakakalito, no? Game 2 to, no? Game 2. Kasi nag 1-0 na, pero by default, unang laban pa lang sila na pag-aarap dito. May 1-0 na by default dito para sa Detonator as their advantage for the winner's bracket. Pero, either way, this is a very interesting game. This is a very interesting game. If NCGC dito, they want a chance or they want to book their ticket or yung dun sa grand finals natin sa Glorieta. Yapi? Ito yun, di ba? 24 to 25. Kailangan nilang talunin dito yung Detonator. And starting with game 2, well, technically, this is game 1. Mm. But starting with game 2, ang laking bagay nun. Shoutouts. And Divine Raper, mga kaibigan. Mga kaibigan! Ay, nako! Gigin! From Davao with love! Ladies and gentlemen, pag sana po, kino-call out ko si, ano, si Jasper, si paring Jasper ng NCGC. Siya yung ano, parang bossing nila doon. Pre, pag nanalo kayo dito, pasama na, isama mo lahat ng caster ng NCGC. May mga caster dyan sa NCGC. Mahilig sila magpa-tournament dyan sa May Davao. And again, para sa akin, ano, Detonator pa rin yung itsura ng larong to. Pero, unti-unti. Hindi lang unti-unti. Yung miracle andun eh. Andun yung mira yung ano yung milagroso. And the thing here is that to wait for that miracle. And si Jesus the patience for that one. Hoy, hoy, hoy. Hey, and this. Hey, and this lang. Kumal makashin mo. Kaibigan. Pinindot yung Dagon. Wala eh, buti ka man din. Hoy, 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 hoy. Ang nako po. Wag si Jules, promise. Wag niyo hulihin si Jules. Walang sense hulihin si Jules. Baka kukulitin lang kayo ngayon. Tapos nakating sa point na mabubuhay. Mabubuhay lang. Tatawa na lang kayo dyan. Ako si Boy Rino. Sinong una na huli dito? Si Sand King. Sand King, ladies si and gentlemen. Sand. Very sad. Very sad. But Nakita kaya nila yung gyro na may suot na ano? DR. Pero ito ang problema. Tignan mo dito, may umi-sneak. Jules Soma! Jules! Typical Jules! Hindi ginagawa ni Jules Chen. Ayun o. Tignan mo, ginagawa ni Jules Chen para lang siyang ano, parang nang dedelehen siya lang doon sa gilid. Binabangga yung mga creep. Magigisnowball lang konti. Mga harang. Tapos alis, peep out. Sige! Parang may paninda sa sulok. Oh. Ganun na lang. Tag mo yung tropa mong may paninda, another ping. Mabilis ang ping dito ng ano ha, ng NCGC spot out kung merong creep anomaly na nangyayari even if it's coming from the trees. Ladies and gentlemen, 54 minutes into this game. Detonator to, ang tingin ko pare. Naku po, bin nila si Alo. Alo, mga kaibigan, look at those itemizations. Those are massive. Again, Jowa here has the Divine Rapier in his hands. Also a butterfly, ladies and gentlemen. So far, sa sobrang patient at pahinga ng NCGC, hindi pa napansin nito yata ng Detonator. There might be a chance here that they could surprise. Oh, they could surprise Detonator here. And if that happens, ladies and gentlemen, they could rush down teams. The buyback status, actually, tingnan. Pwede ba makita yung buyback status natin dito, mga boss? Ano? Sa totoo lang, Shin, dapat lumalaban na sila ngayon. They have the Divine. Walang buyback si ano, ha? Walang buyback si Void. They have the Rapier on the gyro. Yeah. Kapag ka nawala yung Aegis niyan, that will be very hard for the ano eh, for NCGC to actually stand up or to prove na tama yung decision nila kumuha sila dito ng Divine. Indeed. Will they rush? And ito na nga, it's time. The big story, it's ladies and gentlemen. Please, huwag lang kayo pahuli sa Krono. Oh. Kaibigan, mga kaibigan natin mula sa Davao, mga bone tags dyan. Oh. Mga maayong bone tags, ladies and gentlemen. Let's see. May moonshark na dito. Naku po. Naku, moonshark. Upak! Naku, nararamdaman. Nararamdaman sa glyph. Are there any ports? There's the one. Another sharks. Focus dito. Aegis of Immortal mag-iburn dito. Jowa ang unang nag-force dito. Naku, tingnan mo yung damage output! Look at the damage output mula kay Abing. Napakapatras si Abing dito, mga kaibigan! Look at that one. That's gonna be the Chronosphere on top. Aegis of the Immortal. Yes, Aegis proc. But can they follow up? There's enough time. Let's see here. Where are the nahuli! Control, mga kaibigan! Isa na lamang yan. Nakatingin si Joyce kay Jowa. Lumaban siya! Napulog! Oh my God! There's the kiss! Nakapag-cheese pa rin, laban pa rin ba? Yun ang malaking
tanong dito as NCGC will take the final step. Nico is still online. You divide! Pulutin yung divide! Nakuha na ng Tiny! Pero hindi ata ito mangyayari! Double rapid yata! Hindi na namin kinaya itong laro at ubusang hangin dito as NCGC tries to force the issue into the mid lane with the Divine finally falling into the hands of James C. 8,300 damage dealt on that clash. Alam mo, Shin, pararamdam ko, kailangan nila lumaban dun sa oras na yon. But hindi nila dapat hinarap yung gyrocopter eh. Masyado nilang hinarap bahit eh. Bakit harap? Oo, hindi ko rin alam yun, kaibigan. Hindi nga sila makaangat. May Tiny naman na pwede. Actually, nagtaka ko kay Nico. Bakit late dumating nyo dun? Bakit late sa kunan nyo? At saka isa pa sa mga bagay na nakita ko, yung refresher shard, tsaka yung cheese. Grabe. Inunan niya yung cheese. And then, yung BKB kasi, hindi na nag-up. So, if refresher shard yung nilagay niya una, makakapag-BKB pa siya ng isa pang beses, then saka pwede niya gamitin yung cheese. Mas mahaba. Oo. Mas baba, so, mga kaibigan. 11-65 back here. But can they take this fight, ladies and gentlemen? Look at James. He has the damage from that very brutal distance. Ladies and gentlemen, so burst mula dun sa cooldown. Wild Goose Punch mula kay Jules as well on top of the task. May free hit. Wala mula kay James dito. Hinan si James dito. Nice one. Oh, kill him. Ladies and gentlemen. Patay yung Lina. Oh my God. Epicenter as well. Na-DR pinulot ni Jules. Si Jules naka-DR on the task. Ladies and gentlemen, point out siya dito. Oh, hindi pwede. No, Jules. You can't get out. Yun ang sigaw dito, syempre, ng NCGC. Tukoy na, pekat na 1-5 na 1-5 sa mukha! 1-punch sa mukha! DR 1-punch man made, ladies and gentlemen, pero kulang sa mana dito. Binaro strike. Naku, sinasandstorm na yung naka-DR. Ayaw pumalo ni Jules dito. Mga kaibigan, there's also the pack. This is so massive and this is very threatening. A control as well onto the Jules. Ayan si Jules. Grabe bumili ng oras, mga kaibigan. Will there be any Blink Dagger? Does he have any TP? Ginagawa dito ni Sion. Jules! Jules! The Nostra, ladies and gentlemen, di na kagalaw, chumachacha si Lulz dito, Despacito, Four Stop, Duling-Duling Pilipinas, tumingin kayo dito sa stream para makita nyo kung nasa si Jules, and look at Jules, ladies and gentlemen, Jules will survive, Jules is Jules doing the place, my goodness mga kaibigan, ito yung sinasabi natin, Jules, laging may purpose mga kaibigan yung ginagawa niya dito, and without that Divine, I don't think na kaya nila i-push back nung ginagawa ng detonator. Totally gravity. And that is one of the most biggest time that's a base created here. They still try to pick up Jules, maybe pick up the five. Pero tingnan mo naman, mabilis na pull, Tibok Rino on top of the BKB. And this is it, ladies and gentlemen. Maybe a game-deciding play as Bogo Rino. Nasa kanya ba yung DR, mga kaibigan? Mga napulot niya nga dito. And yan, minamaniwan din ng Normie. Normie niya lamang yung engine dito, mga kaibigan. Nico with the toss, kanipot na ng Nicole. There's also the buyback. That is very massive. And they managed to pop out. Bokerino here. Nasaan yung Divine? Nakay Nico ba? Ay, nakay Jules. Nakay Jules pa rin. Nakay Sluji. Nakay Sluji, ladies and gents. NCGC here. Oh my G. Wala. Ancient na lamang natitira para sa kanila. Alam mo kung sa Tiny mapunta yung Divine. Oo, pare. I don't think na kahit sino man dito na core dito sa side ng detonator, tutumba na lang bigla-bigla eh. But still, Jules dito with the place actually saving that Divine para sa side nila. 30 seconds intergame, papasok na tayo sa unang oras ng ating laro. A game with the Divine Reap here and a game without any structure available here for the NCGC squad. Puwersa Davao, ladies and gentlemen, yung ba? Kaya ba nilang i-hold itong larong to? Yun ang malaking katanungan. Isang malaking misteryo bakit napunta kay Jules yung... yung Divine. Nagkapulutan na lang. Bahala, pulots na lang. Dumating na sa point na, Jules, wala na kami dyan. Pulutin mo na yan. Oo, mga kaibigan. Pero may wala ko punch pa rin siya eh. Hindi na nga, 35 seconds. Kaya niya sa pakin yung operation dito. They still wanna play. Let's see another burst onto Jules. Ano yun, bait nga ba yan? Ayun, this still be available. There's gonna be the wild goose punch as well. And Jules with the BKB on. Here comes the ping. Will he put in the link? There's also the yung point natin. Hindi ba sa basta makapit. He gets bursted quickly na magagaling mula sa aerocopter. Oh my God! Walang buyback! Walang buyback yung point dito! Ladies and gentlemen, NCGC may 36 rounds on this one. Stay up the numbers advantage. Look at the ping though. Him manage to burst down. Aerocopter, Jules is down. There's the DR onto the ground. Will that be picked by Abing? Yes, napulot ka ni Abing. Link dito para kay CL, ladies and gentlemen. Japoy would have to back out. Naku, meron dito ano din, meeting. Uy, ang ganda meron na ginawa. Ding! Oh, courier na inilagay dito sa laro natin. And still Jules with a BKB. With the DR still in his hands. Mga kaibigan,
The dead timers here are Dale and the GG has been called. NCGC would take a breather in this very nitty-gritty game one. Rather, 2-0 na to actually para sa Detonator. But this is just too much to handle. Congratulations once again sa Detonator team. Alam mo, grabe, di ko na, I mean, warat-warat na yung shoutcast ko doon nung nakita ko yung... Shin, alam mo, ang nangyari lang para sa akin dito, mas naniwala ako na may chance manalo dito yung NCGC. I mean, kahit hindi siya na nanalo sa game na yun, but yung level of play na pinakita nila, the ano eh, kumbaga in the willpower to actually go through all of that, na alam mo yun, para sa akin, parang nakakatuwa at they're actually going head-to-head dito sa mga teams natin dito sa Detonator. Sobra. And I do feel like may nangyari lang talaga. If there's one, you know, one point of improvement we'd want to point out for NCGC, ito lang alam ko, kaya nila. Kayang-kaya talaga nila. Masyadong maaga lang na trinay nilang i-drag to the late game against a scaling composition dito ng Detonator. Pero if NCGC maybe tries to like play it, you know, gamble a bit more for that one. Kasi nag-DR nga sa dulo. Ano pang klaseng gamble yan, di ba? But there is that. And commendations as well for NCGC is the patience. Ibang klaseng patience yung pinakita na sila. Actually, di ko in-expect yung ganong klaseng patience to any Filipino team. So, there's that. Yun nga, usually talaga, nakikita naman natin once na makakuha ka ng power spike item mo, lalabang ka na agad. But still, NCGC, huge props. Siyempre, may props din tayo para sa ano Detonator na kahit papano, naging part din sila ng laban na yun. Talagang to the point na nakuha nung ni Jules yung DR, talagang umano na, hindi iba, na bumalik. Iba yung showing ni Jules doon. Not really on the damage, but on the on how you play and how you disrupt the enemy. Especially with the DR grab as well. Gulong-gulo si Sand King doon, mga kaibigan. Sand, kumbaga Sand. Sand. Very Sand. We'll see. Ladies and gentlemen, hindi pa rin tanggal ang NCGC dito. Sino kaya ang pupunta sa Glorieta? Ladies and just between Detonator and NCGC 2-0 po in this best of 5 series for our Group C Finals. At kami na kasama yung shoutcasters for this game. I am Shinbu. Grabe yung boses. Warat na warat yung, ano, yung shoutcast ko doon. I'm Shinbu with 149. Kasama siyempre si Paring Butters ng Minesk TV. Again, this is the Globe PPGL 2018 Season 1 organized by M80, sponsored by Twitch, Minesk Infinity, and of course Globe with our official media partner, Mineski.net. So, balik na natin sa panel. Balik na natin sa panel, mga kaibigan. Itnap Crew, take it away.